Bago magkaroon ng Marshall Lasseter sa PBA ay nagkaroon muna ng Alan Vito Flores Kaydick o mas kilala bilang Alan the Triggerman Kaydick. Galing Paite, Laguna na pinanganak noong June 15, 1963. Ang greatest shooter sa bansa ayon sa karamihan, kaya binansagang the Triggerman. Bago natin umpisahan ang kwento, mag-subscribe muna kayo at i-ring nyo na rin ang bell para sa mga next videos. Habang ito ay naglalaro sa PBA ay kinukonsider siyang best 3-pointer sa Asia. At ang Chinese National Basketball Team ay laging nire-remind ang kanilang players na bantayan mabuti ang Philippine number 8 na jersey number ni Kaydick sa national team. Si Kaydick ay galing Paite, Laguna at tagumpisang mag-basketball sa Roosevelt College at Inter Subdivision sa Kainta. Noong grade 5 pa lamang siya. Sinubukan din niya mag-tryout sa Ateneo Blue Eagles at Mapua Cardinals pero di ito pinalad. Sinubukan ulit ni Kaydick mag-tryout sa Letran Knights at nakuha na nga ito. Pero agad rin itong umalis nang malaman niyang walang kursong engineering sa nasabing eskwelahan. After nito ay lumipat si Kaydick sa University of the East at kumuha ng Mechanical Engineering. Pero naging reserve list lamang ito sa basketball team dahil kumpleto na ang kanilang lineup. Noong 1981, ang coach ng UE noon ay si Coach Roberto Flores ay nabigyan ng break si Kaydick at naipakita naman kagad nito ang kanyang laro. Sa isang deciding game ng UE Red Warriors at FEU Tamaraws, nagmintis ng 2 crucial free throws si Kaydick at nagresulta ng pagkatalo ng UE sa walang talo na FEU. Dahil dito, pinangunahan ni Kaydick ang UE sa isang comeback win kalaban ng UP Fighting Maroons sa 1982 Finals. Kumamada si Kaydick ng 30 points kaya naman nanalo sila ng UAAP Basketball Championship at naging most valuable player ito. Sa kanyang huling 2 taon sa UE, kasama si Jerry Condinera, pinangunahan niya ang UE sa back-to-back championship noong 1984 at 1985. Ang huling championship ng UE sa 20th century. Pagkatapos nito, naglaro na si Kaydick sa Philippine Amateur Basketball League habang naglalaro sa national team. Ang mga naging koponan ni Kaydick sa PABL ay CF Sharp, ESQ Marketing at ang Magnolia Ice Cream. Naglaro rin si Kaydick sa ibang bansa. Kasama na dito ang paglalaro sa Development Bank of Rizal na nanalo ng 3rd place sa Invitational Tournament sa Malaysia noong 1983 at Country Fair Hot Dog sa William Jones Cup. Taong 1984-1985, naging parte si Kaydick sa binuong National Basketball Development Program ni Danding Kuwangko na bumuo ng team na magre-representa ng Pilipinas sa international competitions na target ang 1986 Asian Basketball Crown o mas kilala ngayon na PIBA Asia Championship, na huling panalo ng Pilipinas ay noon pang 1973. Sa finals ng 1985 William Jones Cup, naglaro si Kaydick sa koponan ng San Miguel Beer Philippines overtime victory kontra sa US na ang coach ay si Gene Keady. Ang kanyang shooting mentor na si Arthur Chip Engelland ay kumamada ng 43 points na dinagdagan ni Kaydick ng 21 points kaya nagresulta ng panalo 108-100 para makuha ang Jones Cup title. Nabanggit ni Keady kay John Jacobs na sobrang taas ng respeto niya sa 2 Pilipinong manlalaro na tinawag niyang Heckel and Jekyll. Ito ay si Alan Kaydick at Samboy Lim. Pinangunahan ni Kaydick ang Pilipinas na makuha ang 1985 at 1986 Southeast Asian Games Gold Medal. Pinangunahan niya din ang All Amateur National Team para makuha ang PIBA Asia Championship Gold Medal. Gumawa si Kaydick ng 22 points sa 82-72 kontra China sa finals. Dahil dito, nag-qualify ang Pilipinas sa 1986 PIBA World Championships sa Madrid, Spain. Pero dahil sa 1986 Philippine People Power EDSA Revolution, hindi nakapag-participate ang Pilipinas sa tournament. Si Kaydick ay 4-time Asian Games veteran bilang manlalaro, katulad ni Alvin Patrimonio na mga PBA players na nakapaglaro ng 4 Asiads sa panahong 1986, 1990, 1994 at 1998. Taong 1986,
Pinangunahan naman ni Kaidig ang all-amateur national team sa Asian Games bronze medal sa heartbreaking controversial loss kontra South Korea sa semifinals. Si Kaidig lang ang Filipino player na nanalo sa dalawang William Jones Cup Championship. Isa noong amateur pa lamang siya taong 1985 at isang beses noong professional na ito taong 1998, taong 1984 at 1985. Naglaro si Kaidig sa PBA sa All Amateur Guest NCC National Team para sa preparation sa international competitions at nanalo sa 1985 PBA Reinforced Conference. Taong 1986, bumalik ito sa PBA para naman maglaro sa All Amateur Magnolia Philippines bilang preparasyon sa 1986 Asian Games. Taong 1987, na-draft na si Kaidig bilang first overall ng Greatest Copymakers at naglaro kasama si Ricardo Brown para pangunahan sa PBA Open Conference Finals ang kanilang team. Sa Game 3 ng Finals, napantayan ni Kaidig ang 48 points ni Brown na PBA all-time record for the most points scored by a Filipino in a single final game. At nakuha niya ang kanyang first PBA All-Filipino Cup Championship. Sa kanyang rookie season, na-awardan si Kaidig ng 1987 PBA Rookie of the Year Award at napabilang sa All-Time Mythical 5 selection. Siya ang pangatlong player na first-year rookie player na napabilang sa Mythical 5 selection after ni Arnie Tuadles taong 1979 at Ricardo Brown taong 1983. Tinapos niya rin ang kanyang season na naging first rookie player na naglaro sa liga na nanalo ng scoring champion. November 2, 1989, umiscore si Kaidig ng 68 points at 15 3-point field goals made sa isang laro at pinangunahan ang Presto Tivoli kontra Alaska Air Force sa isang high-scoring game, 175-159. Ang combined points ng dalawang koponan ay isa sa pinakamalaki sa PBA history. Taong 1990, gumawa ng PBA all-time record for the most 3-point field goals sa isang season na 160 triples at pinangunahan ang Presto Tivoli sa championship title. Siya ang pinangalan ng PBA Most Valuable Player at napili para sa first All-Pro National Team coached by Robert Jaworski para sa Asian Games. Isa sa kanyang mga Asian Games appearances, pinangunahan niya ang national team sa second half comeback win 86-78 kontra Japan with 34 points kahit nabali ang kanyang kamay at hindi nakapuntos ng first half. Ang Pilipinas ay nanalo ng silver medal pagkatapos matalo sa China sa finals na si Kaidig at Samboy Lim ay napabilang sa Mythical 5 selection. October 15, 1991, sinira ni Kaidig ang PBA all-time record for the most 3-point field goals made in a career with 594 3-point conversions pagkatapos umiscore ng 9 triples sa Tivoli 125-142 na natalo kontra Pepsi. Pagkalipas ng ilang buwan, November 21, 1991, gumawa si Kaidig ng PBA all-time records of the most points in a single game by a homegrown Filipino player na 79 points. The most points in a single half na 53 points, the most points in a single quarter na 37 points, the most 3-point field goals made and attempt in a game na 17 over 27 triples, the most 3-point field goals made in a quarter na 8 triples, at the most consecutive 3-point field goals made in a single game na 8 triples para pangunahan ang Presto Tivoli kontra Ginebra San Miguel. Ang kanyang performance ay nanatili sa one of the greatest individual performances sa PBA history. Mas naging remarkable pa ito dahil habang naglalaro, ang kanyang asawa ay nanganganak sa kanyang unang babaeng anak. Siya ay dumating ng late first quarter at umalis sa gitna ng fourth quarter na posible sanang umiscore ng 100 point pataas. Taong 1993, nakuha ng San Miguel Beermen si Kaidig dahil ang kanyang former team ay binenta sa Santa Lucia Realty and Development Incorporated at pinangalan ng Santa Lucia Realtors. Sa panahon niya sa San Miguel, nakasama niya rito si Samboy Lim para mabuo ang league's deadliest duo in the 1990s.
at pangunahan ang Beermen sa 1993 All-Filipino Cup Finals. Tinapos niya ang season na nanalo sa PBA Governors Cup Championship with San Miguel at makuha ang 1993 PBA All-Star Most Valuable Player Award pagkatapos pangunahan ang kanyang team na North All-Star sa panalo, scoring 40 points na second highest points scored in a single All-Star game at 9 triples, the most 3-point field goals made in a single All-Star game. Siya ang unang PBA player na manalo ng MVP award sa regular season at All-Star game. Taong 1994, nirepresenta ng San Miguel ang bansa sa Asian Games pagkatapos manalo sa PBA All-Filipino Cup Conference title. Sa Asian Games, binuo ng Beermen ang core ng national team kasama ang mga hiniram na players tulad ni Alvin Patrimonio at Gianni Abarrientos. Ang national team ay nagtapos ng 4th place pero si Kaidik ang Asian Games Basketball Tournament na leading scorer at nasama sa All-Tournament Mystical 5 selection. Taong 1995, siya ang 8th player na umiscore ng 10,000 career points sa PBA history at first player to score 1,000 career 3-point field goals. Nanalo din siya ng PBA Governors Cup Best Player of the Conference pagkatapos pangunahan ang San Miguel Beermen sa finals. Tinapos niya ang season bilang league's leading point scorer with 20.9 per game, ang huling guardia to lead the league in season best points scoring average in the 20th century. April 29, 1997, sa laban ng Gordon's Gin at San Miguel Beermen, nagtamo ng serious career-threatening injury si Kaidik. Nangyari ang insidente nang tumalon ito upang kumuha sa ng rebound, binangga niya ang kanyang kakampi na si Nelson Asaitono at bumagsak sa court na una ang ulo. Nagsuka ito at nanatili sa court na hindi gumagalaw at dinala na sa ospital. Naging successful ang kanyang recovery noong 1998. Napili pa ito ni Tim Con para maglaro sa Philippine Centennial Team papuntang William Jones Cup at Asian Games, na kung saan umiscore ito ng 25 points with 6 triple kontra Southeast Asian rival Thailand sa William Jones Cup. Ang team na ito ay nagsimula ng international campaign kontra China at PBA All-Star Selection pero hindi naging maganda ang kinalabasan sa PBA Centennial Cup. Nagkaroon rin sila ng United States Midwest Tour at nanalo sa William Jones Cup sa Taiwan. Sa Asian Games, ang national team ay madaling nakuha ang group stage ngunit natalo sa semifinals at naging third place pagkatapos matalo sa Kazakhstan. Taong 1999, naging playing coach sa Kaidik ng Barangay Ginebra Kings pagkatapos mag-resign ni Coach Rino Salazar. Taong 2000, bilang playing coach, nilagay ni Kaidik ang kanyang sarili sa Reserve Unprotected Player List ng Barangay Ginebra Kings para maprotektahan ang ibang mahalagang players. Dahil ang expansion team na Red Bull ay pipili ng unprotected players sa dispersal draft at yun ay napili siya at nakuha ang rights nito. Para hindi iwan ang Ginebra at maglaro sa Red Bull, inannounce ni Kaidik ang kanyang retirement sa taong iyon. Ang kanyang early retirement ay natapos galing sa mahabang karir na nag-umpisa noong 1984 bilang amateur guest player sa PBA. Siya rin ang third PBA player na kasama si Ramon Fernandez at Bogs Adornado na binigyan ng honor of retiring the jersey number ng isang PBA team at unang player ng dalawang team, ang San Miguel Beermen at Barangay Ginebra Kings. Ang dalawang franchise ay niretire ang kanyang number 8 jersey in honor sa kanyang legacy sa PBA. Sa kaparehas na taon, pinangalanan siya ang 25 greatest player ever to play sa history ng liga. Pagkatapos pag-celebrate ng PBA ng kanyang 25th year as the first professional league sa Asia. Tinapos ni Alan Kaidik ang kanyang karir ng may 5-time PBA champion, PBA Most Valuable Player, PBA Rookie of the Year, 6-time PBA Mythical First Team, 2-time PBA Mythical Second Team, PBA Best Player of the Conference, 7-time PBA All-Star, PBA All-Star Game MVP, PBA 3-Point Shootout Champion, PBA 25 Greatest Player of the Conference, 40 PBA Greatest Players, PBA Hall of Fame Class of 2009.
Maraming salamat sa panonood, mga ka-ISO. Please like, comment, share, and subscribe. This is Isolation City. Peace!